Mga treasure deposits sa rehiyon ng Cebu. Ang ating tatalakayin sa bidang ito ay tungkol dito sa komento ng ating ka-TH na si Masayon Marlon. Dito sa kanyang komento ay nais niyang itanong kung meron bang mga deposito na maaaring mahukay o mahanap sa rehiyon ng Cebu. Ang sagot ko dito ay oo, pero mas maipapaliwanag natin ito sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan na naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, dito sa Pilipinas, partikular sa rehiyon ng Cebu, ito ay napasakamay ng hukbong hapong imperial na umaabot sa bilang na 14,500 hanggang 15,000 na mga sundalong hapon. Dalawa ang kanilang naging pinakabase militar. Una ay ang Cebu City at ang pangalawa naman ay sa gitnang silangan ng rehiyon. Noong March 26, 1945, dumating at sumalakay ang puwersa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. At nang dumaong sila sa dalampasigan, ang nakakapagtaka dito ay wala man lang silang naengkwentrong mga sundalong Hapon na nakaabang. Ano kaya ang kanilang ginagawa? Ang opinyon ko dito ay abala sila sa pagtago ng mga kayamanan ni Yamashita. Dapat mong malaman na bago sumalakay ang pinagsanib puwersa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino, si General Tomoyuki Yamashita ay nagbigay ng kautusan sa lahat ng kanyang mga tauhan dito sa Pilipinas na itago ang kanilang dalang mga kayamanan. Kaya ang naging estilo ng kanilang pakikipaglaban ay isang delaying tactics o patagalin ang kanilang bakbakan para sila ay magkaroon ng sapat na oras. Maliban sa walang naengkwentro ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa kanilang pagdaong sa mga dalampasigan ng Cebu, lubha naman silang nahirapan sa pagtawid dito. Ito ay dahil sa punong-puno ito ng mga patibong. Isa itong patunay na ang mga sundalong Hapon ay sadyang dalubhasa pagdating sa mga patibong. Kaya sa mga ka-TH natin dyan na may paniniwalang hindi na gumagana ang mga patibong na kanilang iniwan, kayo ay nagkakamali. Ang mga ito ay nananatili pa rin na aktibo at napakapanganib. Sa patuloy na paglusob ng mga sundalong Amerikano at Pilipino, sadyang pakonti-konti lamang ang pwersa ng mga sundalong Hapon na humahadlang sa kanila. Gaya ng aking sinabi kanina, isa itong delaying tactics para magkaroon sila ng sapat na oras. Kung sila ay seryosong makipagbakbakan sa pagdaong pa lamang ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa dalampasigan, ay dapat nakipagbakbakan na sila. Pero hindi, dahil sa meron silang ibang mas importanteng misyon at ito ay ang itago ang mga kayamanan ni Yamashita. Pero nang mapasok ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang Cebu City, dito na pumalag ang sandatahan ng mga sundalong Hapon. Naging matindi ang kanilang bakbakan nang mabawi nila ang Lahog Airfield at ang Cebu Harbor sa isla ng Mactan. Ayon sa aking kakilalang treasure hunter dyan sa Cebu, sadyang marami daw na recover na mga kayamanan sa paliparan. Pero sa ngayon, ang paliparan na ito ay isa ng real estate o mas kilala sa tawag na Asia Town IT Park or Cebu IT Park. Kaya ang aking opinyon na rin dito ay posibleng nakuha na lahat ang mga deposito sa lugar na ito. Alam mo bang ang isang estilo ng mga treasure hunters ay ang bili ng isang buong lupain, lalo na kung sila ay nakakasigurong may nakabuong kayamanan sa nasasakupan nito. Maliban sa paliparan ay ang Cebu Harbor
or Port of Cebu sa isla ng Mactan. Ang aking opinion naman dito ay medyo may kahirapan na ma-recover ang mga deposito dito. Ito ay dahil ang karamihan sa mga ito ay tiyak na mga underwater treasure deposits. Sa ating pagpapatuloy, hindi natatapos dito ang labanan kahit na matagumpay na nabawi ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang Cebu City. Marami pa rin sa mga sundalong Hapon ang nasa paligid ng lungsod. At ang opinyon ko naman dito ay sadyang ayaw talaga nilang sumuko dahil patuloy pa rin sila sa pagbaon ng kanilang mga dalang kayamanan. Ang pinakamalaking grupo na natira sa mga sundalong Hapon ay nasa north o hilagang bahagi ng lungsod. At ang bahaging ito ay kabundukan, isang perpektong lugar para itago ang kanilang dalang mga kayamanan. Ang grupong ito ay pinamunuan ni Major General Takeo Manhome. Naging matindi ang bakbakan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino laban sa mga natitirang sundalo ng mga Hapon. Dahil sa kakulangan ng kanilang puwersa, ang mga sundalong Hapon ay unti-unting umatras sa hilagang bahagi ng kabundukan. Ngayon, alam mo bang may isang naging kontrobersyal na issue sa labanang ito? Ito ay tungkol sa tanyag na heneral ng mga sundalong Hapon na si Susaku Suzuki. Siya talaga ang responsable sa lahat ng kanilang tropa sa rehiyon ng Cebu. Kaya maraming nagtataka kung nasaan siya at kung ano ang kanyang ginagawa sa kainitan ng labanan kung saan ay higit na kailangan siya ng kanyang mga tauhan. Ano kaya sa tingin mo ang kanyang pinaggagawa sa mga oras na ito? Kung iniisip mong si General Suzuki ay maaring nagkasakit o pumanaw siya bago naganap ang paglusob kaya siya ay namising in action, ikaw ay nagkakamali. Dahil sa pinakahuli ng labanan, siya ay nakitang tumatakas patungong timog gamit ang maliit na convoy ships. Siya ay tumatakas at iniiwasan itong mahuli para marating lamang ang rehiyon ng Mindanao kung saan ay meron pa siyang mga natitirang hukbong sandatahan. Pero sa kasawiang palad, inatake ito ng isang eroplanong pag-aari ng mga Amerikano na siyang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ano nga bang talaga ang pinaggagawa ni General Suzuki sa oras na siya ay kailangan ng kanyang mga tauhan? Siya pa naman ay kinikilalang tanyag at napakagaling na heneral. Kung siya siguro ang namuno sa labanan, maaring napakatindi ng bakbakan kung saan ay mas marami siyang mapahanga sa kanyang husay sa pagkikidigma. Subalit gaya ng aking sinabi kanina, siya ay biglang missing in action o nawawala sa eksena. Bilang isang treasure hunter, isa lamang ang aking opinyon tungkol dito. Mas pinili niyang pamunuhan ang pagtago sa kanilang mga dalang kayamanan ni Yamashita. Ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi man lang nasilayan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang kanyang anino sa kahit anumang lugar ng kanilang mga bakbakan. Siguro ay mas maintindihan natin ang kanyang posibleng dahilan kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang kinatatayuan. Kaya subukan mong isipin na ikaw si General Suzuki at naatasan ka na itago o ibaon ang lahat ng inyong mga dalang kayamanan. Sa katunayan ay pwede mo naman itong ipasa at ipagkatiwala sa mas mababang opisyal. Pero ang tanong ay magagawa mo ba talaga itong ipagkatiwala sa iba? Paano kung nagawa nila itong itago pero pagkatapos ng digmaan ay bigla na lamang silang naglaho? Kaya ang buong opinyon ko dito ay nanigurado lamang si General Suzuki kaya siya na mismo ang namuno sa pagtago sa mga kayamanang kanilang hawak. Sa kabuuan, ang rehiyon ng Cebu maging ang mga kalapit nitong lugar lalo na sa mga lugar
na napadaan ang mga sundalong Hapon ay may posibilidad na meron itong deposito. Pero ang mga bundukin sa hilagang bahagi ng Cebu ang masasabi kong may mataas na posibilidad na dito nila ibinaon ang malalaking kayamanang kanilang dala. At dito nagtatapos ang bidong ito. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa inyong lahat. Nais ko na rin magpasalamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay. Ako si Elmo Zuguat na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.